Sports Tito, kumusta? Okay naman. Anong reaction mo na parang yung being brave of you na ginawa pagpapakita ng tattoo mo, talagang nag-viral siya, pinag-usapan online, and they really commend you and the organization, News 5. Oo naman. Diba? I think it's more of News 5 to be able to, you know, show everyone that it doesn't have to be the same na dati na may discrimination or may stereotype. Pero honestly, sa akin kasi minsan nakakalimutan ko eh, na puro tattoo ko eh. Kasi I've had this for so long na parang alam na ng tao that it's part of my image, my branding. Pero with News 5, I have to admit, when I started, alam ko naman eh na magsusuot ako medyo mas formal. Alam naman na part of me na parang imposible namang ganun, di ba? Kaya sobrang hindi ko siya pinag-isipan. But they wanted first, they told me na medyo mas casual ako. Kasi first time I came in, lagi ako naka-full suit. So they told me na, sige, try natin mas casual. Para ako yung medyo mag-cater dun sa younger market, dun sa front line. And then, yun, nag-long sleeves ako na walang suit. Tapos sinabi sa akin ni Miss Grace na try natin i-fold. Sabi ko nga, sure ka ba Miss Grace? Alam mo ba? Baka hindi mo alam ha. So sila talaga nagsabi sa akin. Ako, I was just really, tanggap ko naman na at some point na parang there are times that you can't really show it, there are times that you can't. So yun, and when they told me, sabi ko, sige Miss Grace, sure ka dyan ha? So tinaas ko, and then I did it. And then honestly, my tattoo artist, si Doy Suasang. Nag-viral din yung viral post niya. So si Doy Tintador kasi, very, kumbaga, I've been going to him for my tattoos 15 years ago pa. Ako mga 15 years na. Hindi naman mga 10 years. Mga 10 years. So, he told me na she-share daw niya yung post for promotional purposes. It was more of, you know, ako gumawa ng mga tattoo ni Tito Mikey. So, it was really nothing. Tapos bilang nagulat kami, dami na nag-share, dami na nag-comment, ganyan. So parang ako, dami na nagtatag sa akin. Doon ako nagulat na parang, being in an industry, in the sports industry, the tattoos aren't really different. They don't make you different in the sports industry. Kasi lahat naman ng basketball player, halos lahat meron namang tattoos. Pero so, iba sa news. So never ko really na, I was never in a corporate setup, maybe. I was never in that kind of setup. So parang normal siya sa amin doon. And then when it blew up on social media, doon ko na realize na parang I didn't even know that I was, you know, representing this community na medyo maybe they feel na discriminated sila or their times na, no? And then doon ko na alala lahat ng times na nag-apply ako sa trabaho na ano, parang kuwang-kuwa na eh, kulang na, pipirma na lang eh, tapos biglang may makikita silang tattoos ko na dati maliliit pa lang. So there were times talaga na hindi ako nakakuha sa trabaho because of the small tattoos. Imbis na tanggalin ko sila, nag-rebelde ako, dinamihan ko pa. So, yun, it was really something na I didn't know it was such a big deal until it blew up. Your thoughts lang na parang it raised a major concern na hindi kabawasan sa credibility ng isang sports anchor like you, yung pagkakaroon mo ng tattoo. I really believe, like, not just with sports anchors, I think with any professional, I think with any, in any industry. For me, it's like, sometimes, lalo na if the tattoos aren't really offensive, wala namang talagang problema dun sa tattoos, dun sa designs, dun sa messages. But for me, for people like me who want to express ourselves through tattoos, it's not different from clothes, it's not different from the car that you drive. Kasi syempre, image mo yun eh, branding mo yun eh. So for us that we choose to express ourselves through tattoos, minsan parang bakit yun yung magiging rason kung ba't hindi kami magaling. In reality, sometimes magaling yung tao, nagagawa niya ng mabuting trabaho niya, and then suddenly may minus points because may mga tattoo. So I really believe that, you know, a person can be himself with tattoos, with or without tattoos. So those na wala namang tattoo, wala problema dun sa mga pumili ng may tattoo din. Yun din. So I'm very, very happy na I feel accepted dito sa News 5, sa frontline. And syempre kami rin ni Khaled Karen, nagsakto pa na sabay kami. Honestly, Khaled Karen was the one na medyo big news. Kasi diba syempre the first transgender to be a news anchor. Yung sa akin talaga, feeling ko talaga parang I wasn't part of that movement, inclusion movement, until nag-viral yun. Hindi mo naramdaman yun, pero sumabog talaga siya. So now I'm very, very happy, both of us, me and Khaled Karen, you know, we feel accepted and we feel like, kumbaga nakikita kami ng News 5 and ng frontline, yung mga bosses dito, for what we can do, not, you know, yung mga ibang bagay. Wait, when did you start having tattoos? 15 tattoos? Years ago? First, hindi naman 15, kasi 2008 yun, high school pa lang ako na yun. Mga 2010, mga 13 years. So, ilan na ngayon yung tattoos? Oh my gosh. Never ko na nasasagot eh. Kasi puno na to eh. Puno na to. Meron ako dito, meron ako dito, sa likod, sa ganyan. So,
Yeah, sa Leeg. Ano so, na since 2008? 2010. 2010 yung first ko. So I've been working with my tattoo artist for, yun, 13 years, almost 14 years. So talagang, and ano to guys, slowly, paisa-isa, patsya-pitsya, and then pinagdikit-dikit namin. And every tattoo of mine has its own story. Kaya para sa akin, you know, may UP pa nga yan, no? May Oblation, may Lasal Star, may wing kasi at nag-Ateneo din ako. Ateneo Lasal UP ako eh. So merong story lahat yan. So I really believe that if there's a story, it's someone's way of expressing himself. Tapos medyo memories nandito din, mga family ko, mami ko nandito. So parang it doesn't affect my work, so it shouldn't affect anybody's work. Thank you, Tito Mike. Thank you very much.